Itong upload ko, sobra isang taon na. Ang title niya ay Tong It's Go, AKX Metro Club. Kasi naglaro ako ng sabay. Matagal na to eh, 1 year ago, di ba? So, wala pa akong players. Sarili ko lang. And, dalawang clubs ang nilalaroan ko. So, sabay ito. Noong una pa, nagmo-multitable na ako. Kasi wala pa akong GC, wala pa akong ibang concerns. And, nung gusto kong i-share yung idea, ginawa ko, blue stacks, kasi pwedeng gumamit ng multi-accounts. Pwede ko din yata itong gawing apat. Kaya lang that time, dalawa lang yung accounts ko. Tapos, hindi pa ako marunong mag-record gamit yung screen recorder sa phone. Kaya ang gamit ko dito is yung screen recorder ng computer. Kaya ganyan ang naging itsura. So anyway, topic ko sa vlog na to ay about pag-multitable. Kasi common naman talagang ginagawa yan ng mga poker players or grinders. Kapag winning na, minsan kasi malagay ka sa mesa na halimbawa wala ganong fish o kaya hindi ka nabibigyan ng magandang cards na matagal, kaya masasayang yung oras mo. Eh kaya mo namang maglaro ng multiple. Kaya common na ginagawa, minsan dalawa, apat, anim, sampu. May mga ibang players pa kayang mag-multi-table ng hanggang 20. Hindi ko ma-recommend yun. Sa reason din na ang suggest ko ay cellphone. Kung tatongis ko kaya maglalaro, ang suggestion ko talaga ay cellphone mismo ang gamitin. So, ibig sabihin, mahirap naman na 20 na cellphone ang bilhin mo. Diba? Mas okay siguro mga apat na cellphone pang laro sabay. Okay na yan. Tsaka, magiging hassle din na magpa-approve ka sa iba-ibang agent o kaya sa isang agent pero multiple accounts. Magiging hassle din on the part ng agent mo kung marami kang accounts na i-manage niya. Kaya sa akin, okay na yung meron kang mga apat na accounts na lalaruin mo ng sabay. So, kung gusto niyo mapanood itong game ko na to, siguro mga 11 minutes lang. Share ko yung link sa description para mapanood nyo. Kasi sobrang tagal na to, 1 year ago na, August 23. Pero 544 views lang. Samantalang usually pag meron akong bagong upload, isang araw lang yan, mga 500. Napansin ko din sa vlog ko, kapag mga discussion ng strategy, yung bang makakatulong talaga kung paano mag-improve ang laro, konti ang nanonood. Mas maraming nanonood kapag actual game. Pero sa actual game kasi, mas entertaining siya. Pero hindi ako magkakaroon ng mahabang time para mag-discuss, di ba? Kasi ongoing yung laro. 8 seconds lang or 6 seconds lang ang time para mag-action. Kapag dumating sa akin yung action, kailangan kong mag-call, fold, raise within 6 or 8 seconds. So, yan ang patunay na karamihan ng mga players talaga ay recreational players dahil gusto lang nilang ma-entertain. Anyway, na-discuss namin yan sa call namin ni 7, isa sa pinakamalakas kong players. Na-discuss din namin yung about Diaz, yung gamit ng Diaz. Kasi maraming players, concern nila yan, na mamahalan sila na kailangan lang gumasa ng Diaz. Well guys, this is poker, diba? So, merong cost of playing. Ito lang yung paraan para mag-work yung club. Kasi saan naman kukuha ng income? Yung mga agents, yung mga admin, lahat ng bumubuo sa organization, diba? Same lang yan ng sa mga casino or mga clubs. May mga dealer, may cashier, may guard, nagre-rent sila ng place. At dyan nila kinukuha ang income sa rake. Kaya, napag-usapan din namin yung rake and ano ba yung comparison ng Diaz at rake. Para sa amin na naglalaro sa tongis ko, especially naglalaro ng high bet, prefer namin talaga yung Diaz kasi fix yung cost. Ibig sabihin kung magkano man yung lahat ng chips sa mesa, halimbawa, example lang na nahigop mo silang lahat, lahat yan mapupunta sa'yo. Walang mababawas sa dealer kasi lahat yan nagbabayad na yan ng Diaz before pa sila naupo. Compared sa live na may rake, every time may pot, binabawasan niya ng 10%. May cap sila na 300. Ibig sabihin, kapag umabot ng 3,000 yung pot, 300 yung kukunin. Pero kahit maging 4,000, 5,000, 6,000 pa yung pot, 300 pa rin yung kukunin nila. So yan, ganun. Sa mga app like xpoker, ppoker, I think 5% ang rake. Pero binabawasan pa rin yung pot every time mayroong pot. So magiging separate topic ko yan in the future. Ang topic dito ay about multi-table and I hope meron kayong mapulot na mga lessons
okay, mga ideas na i-share namin kasi parehas din kami naka-experience ng paglalaro ng multi-table or sabay-sabay na accounts. Na-compare ko yung paglalaro sa live tsaka sa online. Sa live kasi may rake, 10%, 300 lang yung max. Pero kapag ang pot ay hindi lalampas ng 3,000 o halimbawa 3,000 yung pot, 10% ang nababawas sa rake. Ganon din sa ibang sites, di ba? Kaya mas sulit sa itong itsgo eh. Hidayas lang. Yun nga, ngayon, may pumasok, galing siya sa ibang platform, sabi niya, ang gasto ng diamonds, bibili pa ako ng diamonds, 50 pesos. Kaya tanong ko sa kanya, magkano bang kinakash in mo? Ganyan, 200. Sa lower bet, ano, magasto diamonds kasi mas malaki compared sa sizes. Pero kapag aakit ka na ng 3-6, yung mga bet nyo pre-flop, 90, 100, yung pag showdown naabot ng 2,000, 3,000 yung pot. Effectively, ang rake na binabayaran mo dyan, ang daya sa isang deal na yan is, ano lang, 2 pesos. Dos lang, di ba? Kung napapa 3K yung pot, ganyan eh. Oo, i-compared mo yan sa... Ayos na pot ko pa, 15K, ganun eh. Dos lang yung nakukuha, o di sobrang sulit. Hindi nila maintindihan. Yung mga dumadami ngayon na nag-i-invite, yung xpoker. Laro kayo dito, pwede kayo maglaro ng dayas. Sa low bet, talagang mabigat yan. Pero kapag nagpapanalo ka na, at least, di ba, yung makuhanan mo yung 10%, reklamo niya, ay pag mag-cash out, kukuha na ng 10%, ididiyas ulit. 10%. Pero sa rake, that's 10% every pot na na-involve ka, kinukuha na niya ng 10%. Diba? Dito, pag-cash out lang yung 10%. Eh, kahit na hindi ka naman magka-cash out, nagda-dias ka din everyday. Ako nga, nung 1-2 player lang ako, gumagas ako ng 500 pesos na dias everyday. Pero panalo ko, 2,000, 3,000 per day. Ganun. Pero yeah, dati yung sa 1-2 pa ako naglalaro, yung 2,000 ko, isang buong shift ko yan. Kasi, work from home ako, naka-open yung computer, yung cellphone ko nasa baba. So, panalo ako ng fold. Pero sa isang boom shift, nakakuha ako ng 2,000, masaya na ako dyan. Kasi, magkano ba ang sahod ko sa call center sa isang araw? Minsan 900, 1,000, ganyan. 900 per day, boss? Parang ganun, o, 900 per day. Parang 100 pesos per hour. Ganyan naman talaga usually ang sahod sa call center. Depende sa experience mo. Pero yung 1,000 sa poker, kukunin mo lang yan sa isang oras. Yun yung winit ko ngayon. Anong 1K per? 1K per? Hour na yung November. Ah, so binibilang... Pero kung lang eh, tatlong days pa lang, siyempre, baka liligit pa, siguro. Ah, so talagang nire-record mo magkano panalo mo per day? Last month, 700 per hour. Nakakape pa ako. Anyway, ang gusto kong pag-usapan natin is yung pag-multi-table. Bumili kasi ako ng cellphone kagabi. Sabi ko, okay, dagdagan ko, sasabay ko na. Pero makapag-multi-table lang ako kapag... tulog na yung mga players, siguro mga alas 12 ng ano, ating gabi or alauna. Dapat focus ka talaga yun. Oo. Pag multi-day. And then, kagabi, tatlong accounts ang ginamit ko. Yung isa nanalo ng 4-5, yung isa nanalo ng 1-5, yung pangatlong account nanalo ng 1-5. So, mga ano na yun, mga 8K na yata. Oo. Tapos, yung unang account ko nanalo ulit ng 1-5. Basta yung binili ko ng cellphone kagabi na 6 na 7,000, yung ano lang, Redmi. Panglaro lang talaga. Nabawi ko yan ng siguro mga isang kalating oras na paglalaro. Nabawi ko na yun. Pinabili ko ng cellphone. Nabawi na ito. Diba? So, anong mga tips or anong mga dapat i-consider or mga advice mo? Halimbawa, gustong mag-multi-table nung isang player. Siyempre, bago ka mag-start sa maraming table, kailangan winning ka muna sa isa. So, wag kang mag-multi-table kung hindi mo pa mapanalo kung yung isang table lang. Tama, siyempre. Bago mag-add ng mga table, kailangan ma-master mo muna yung isa, tapos dagdaga mo. Kung kaya mo na yung dalawa, kung tingin mo, may mga time ka pa na pwedeng merang space pa ganyan, pwede mo pang dagdagan. Kung hanggang kailan yung limit mo or kung saan ka komportable. Sa akin, tatlo eh. Pero tingin ko, baka dagdagan ko pa mga next month or next year ng isa pa. Ilang oras ka maglaro sa isang araw? 5 hours lang, boss. Pero paglaro ko, pang 1 hour, parang iba na yung laro ko eh. Parang nagiging medyo loose na ganyan. 2 hours na ganyan, medyo loose na talaga ako eh. Hindi ba kapag
nagmo-multi-table, nagiging mas madali maging tight. Kasi, ang dali mag-fold eh, di ba? Compared sa isang hand lang, tapos fold ka ng fold, maboboard ka. E pag ganyan, tatlong tables, usually, yung best hands lang talaga ikokall mo. Hindi ka namang hinahing mag-fold. Kasi, minsan nakafocus ka sa isang table lang. Yung dalawa, hindi magandang hand-fold yan. Ang mahirap, kapag magsabay na parehong magandang hand, parehong action, nahati yung attention mo. Di ba? At may mas mahirap na spot dun kapag mas mag-focus. Minsan, di ba, pag may isang table, medyo tin ko, mas madali yung mga kakalaro. So, mas nag-focus ako dun sa mas mahirap na table na may mga aggressive na player. Tapos, napansin ko, halimbawa, matagal ako hindi nag-multi-table. Parang humihina yung analysis ko. Nagiging passive, nagiging parang naka-autopilot na ako. Naranasan mo yung ganyan? Kailangan mo talaga mag-ano eh. Pag autopilot ka, medyo stop ka na eh. Minsan nag-autopilot din ako. Pag yung sobrang haba na ng kwan, paglalaro ko ng multi-table. Alam mo yun, yung autopilot, no? Yung bang, para sa mga subscribers. Yung bang, wala, nagiging face up ka na lang. Kung hindi tumama, pag weak hands, check. Hindi ka na talaga nag-isip ganyan eh. Pag... Oh, wala ka ng creativity. Hindi mo na kinokontrol. Hindi mo na dominate yung table in a way na pwede kang mag-raise kahit na hindi tumama. Tapos pag nag-check sila, i-bluff mo ulit. Di ba? Yung ganun. Sa'yo, kapag nag-autopilot ka na, kapag hindi ka tumama, hindi ka mag-raise, hindi ka mag-bluff. Parang hinihintay mo lang passive. Na i-call mo lang o ilaban mo lang yung legit na hands. Hindi passive kapag autopilot. Oo. Isa yun, passive. Tapos mag-raise ka lang na malaki kapag made hands na. E di, sayang yung mga spots na... Pwede mo manakaw yung pot. Hindi mo na kaya magnakaw eh, dahil hindi mo na na-imagine anong inisip nila na hand mo. Yung ganun. Tatingin mo ba mas okay na halimbawa ikaw, normally naglalaro ka sa 5-10. Ako naglalaro din ako sa 5-10. Pero pag umakit ako ng 10-20, medyo parang nililimit mo. Ganun din ba yung feeling mo kapag yung stakes mas mataas? Mas feeling delikado, mas nagiging doble ingat ka? Oo, basta talaga kaya ang tagal ko makyat kahit nagiging panalo ko sa 2-4 noon. Ang tagal ko makyat sa 3-6 kasi delikado talaga eh. Kasi yung example, saving ko nasa 100k ganyan. Tapos nag 5-10 ako. Pag namalas ka dyan eh, ilang days lang yun, ubos agad eh. So kailangan pag multi-table ka, mas triple din yung bankroll mo kaysa normal na isa lang. Kung nagpa 5-10 ka. Isa yan sa pinakamahirap na topic na explain. Minsan na-frustrate ako. Hindi ko alam ano pa bang kulang, ano pa bang dapat kong sabihin para ma-convince yung mga players na kung hindi ka pa winning sa 1-2, huwag ka munang umakyat sa 3-6. Yan talaga pinakakuman. Siguro kasi mga iba na recreational lang eh. So, wala talaga silang pake sa bankroll kasi syempre kung sahodan na, di may pera na ulit, may panlaro, ganyan lang eh. So, para sa akin na parang ginagawang pro, napaka-importante ng bankroll para hindi ma-zero eh. Para makapaglaro lang, ganyan. Yan din yung napansin. So, ganyan iba na recreational lang na walang pake sa bankroll kasi hinihintay lang yung mga sahuran, ganyan. Parang ano nga, napanood mo yung upload ko about bankroll? Oo. Nilinaw ko talaga doon sa opening na kung ikaw ay player na hindi mo sineseparate yung bankroll, huwag mo nang ituloy itong panonood dito kasi hindi mo rin i-adapt. Hindi mo rin susundin yung sasabihin ko dahil umaasa ka eh sa sahod, mag-cash in ako. Di ba? Kahit maubos yan, susunod na sahod, mag-cash in ako ulit. Hindi mo iniisip na separate ito na kailangan yung cash in ko hindi maubos, kundi lumago ng lumago. Iiwasan mo talaga yung danger na maubos. Yun ang pinagkaiba. Kasi kailangan din ng bankroll pag gusto mong tumaas eh. Siyempre, kailangan mo mag-ipon. Kasi yung goal naman, hindi lang pag manalo, may pang inom, ganyan. Kailangan mo manalo, mag-ipon para tumaas ng stakes para mas marami pang panalo. Ang dami na naging winning players na dumaan sa group ko. Manalo ng 40,000. Tapos yung sahod niya sa trabaho, 12,000 a month lang, di ba? Pag makabonus, 15,000. So, ibig sabihin yung 40,000, malaking bagay yan. Ang kaso, pag nakakash out ng 7,000, magtitira ng 500 sa loob. Eh, di madaling maubos yung 500, yung 1,000. Tapos, ngayon, hindi na mag-cash in kasi naubos na yung pera niya, hintay naman yung sahod. Mahirap kung dyan makukunin yung bankroll. Kaya nga boss eh, madaming winning player na hindi na tumataas eh, nananatili sa 1-2. Kasi yung mga panalo, hindi iniipon eh. Parang ginagasto agad.
So, may mga player pag bumibisita ako sa 1-2. Yung kalaro ko noon, nandun pa rin eh. Nasa 1-2 pa rin. Kaya tingin ko, wala silang problema sa paglalaro ng poker. Yung problema nila, yung sa disiplina about sa bankroll. Yun yung sa tingin ko. Kaya nananatili sa 1-2 yung mga ibang player. Oo. Kumbaga, skills nila, ano? Skills nila, good naman. Pwede pang 5-10 eh. Okay na yung laro nila eh. Sabi ko sa GC, wait lang kayo ha. Kausap ko si 7. Sikat ka sa GC ko eh. Sabi yung million pesos na panalo. Parang mahirap i-imagine. Pero... Yeah. Di ba? Sabi, katulad kahapon, nag-cash out ka ng ilan? 45,000, di ba? Last week, mas maliit last week, parang 20 lang yata yun. 20, magkano ba yung cash out mo last week? Oh, bas, maliit lang, 23, ganyan lang ata. 45,000, ang Diaz yan, 4,000. Parang hindi lang ma-imagine yung mga ganung bagay. Meron ako isang player na losing siya, right? Tapos nung pumasok sa GC ko, binibigyan ko siya ng advice. And then, naging winning siya. Nung first time niya mag-cash out ng siguro mga 3,000 or 5,000, i-DS ko yung 500, sobrang reklamo niya. Bumalik siya sa dati niyang agent, and then losing siya ulit. Pero mas masaya siya doon dahil hindi siya nagbabayad ng DS. Ano ba yun? Parang pang-future mo naman. Kasi gagamitin mo din naman yan. So, hindi ka na magdadayas next time pag nadayas ka sa win mo. Sabi ko, anong mas gusto mo? Paulit-ulit kang cash in. Hindi ka nagdadayas or paulit-ulit kang cash out. Pero magdadayas ka. Yung ganun, ewan ko, hindi nila mag-gets. Yun nga eh. Parang isipin mo na lang na kuhan, parang rate mo sa future wins mo yun eh. Yung dayas. Okay. Meron akong gusto itanong about naman sa pag-multi-table. So, tatlong cellphone ang gamit mo? Oo, oh, basta tatlo. I think mas okay pa din na tatlong cellphone or dalawang cellphone na magkatabi ang gagamitin mo kaysa isang cellphone at isang computer kasi makaka-stiff neck ka niyan eh. Medyo mahirap nga. Yun nga eh. Kaya di ko pa bumibili ng laptop eh. Impractical, di ba, na gamitin mo ang computer at cellphone na pang multi-table. Mas okay dalawang cellphone na magkatabi kasi at least isang tinginan lang. Oh. So, isang advice ko ba, pag mag-multi-table ka, palitan mo ng kwan eh. Yung four color na kwan, yung mga card. Ah, oh, para mas madali. Apple flower eh, green, ganyan. Meron yung dalawang color. Dapat four color yung kwan mo. Ang danger lang dyan, okay. Usually, yung ano, yung magka... Di ba pag heart at diamond, parehong red? Mm-hmm. Yun yung sasabihin ko. Pag... May possibility na ma-misread ka. Oh, akala mo flash ka. Nangyayari yan, yung mag-all-in ka, akala mo flash ka. Yung pala, isang club at isang spade. Oo. Yun. So, tama, so, tama. Four color para hindi ka malito. Oo, nasa settings yun. Kaysa mag-multi-table ka ng 5-10, mas okay ba? Mas madali mag-multi-table na lower bet? Oo, mas madali sa lower eh. Kasi ibig sabihin, kahit nakalahati lang yun ng attention mo, kumbaga yung kalahati ng attention mo, good enough pa din para ipanalo yung mesa. Kahit hindi na yung pinaka-A game mo eh. Kahit B game mo na lang yung laro mo sa multi-table eh, makakapera ka pa rin eh. Kaysa sa isa lang na A plus mo na laruan eh, kunti talaga. Napansin ko yan, halimbawa naboboard ako, yung hindi ako nag-multi-table o kaya nagbabantay ako ng GC at naglalaro ako. Wala na, parang 1-2 lang, pero alam ko hindi ako mag-focus sa laro kasi fo-focus ako sa GC o kaya nanonood ako ng Netflix. Ginagawa mo ba yung ganun? Oh, nung isa lang. Naglalaro pa ako ng ML. Nung isa lang yung table ko nun, nilalaro. Hindi na ma-imagine. Karamihan sa mga players, hindi na ma-imagine yan. Paano ka maglalaro ng poker habang naglalaro ng ML? Oh, advice na... Huwag kang excited na tumaas pag nag-multi-table ka. Mm-mm. Know your limit. Yan talaga, pabalik-balik talaga yan na ano. Kung gusto mo talaga maging successful sa larong ito, i-minimize mo yung risk. Ang example ko, yung casino, alam mo ba yun, yung baccarat? Parang talpak din yan eh. Binary yan eh, AB, true or false, di ba? Dalawa yung options mo. Madaling ipanalo yan, pero madali rin matalo, right? Kasi naglalaro ako, 300 lang yung capital ko, 100-100. Kapag nanalo ako ng 300, hinto na ako. Right? Tapos naisip ko, what if tigwa 1,000 yung dala kong chips? So, imbis na 1,000 ang dalhin ko sa casino, magdala ako ng 10,000. Tapos magbet lang ako ng tigwa 1,000. Kahit na isang panalo lang, hinto na ako. So, yung idea is, kapag meron kang 1,000, magbet ka ng tigwa 100, madaling kunin yung 100, tapos ang capital mo ay 1,000. Compared sa
magdadala ka ng 100 at ang target mo ay 1,000, di ba? Oo. Kailangan sa poker, meron kang malaki yung bankroll mo compared sa buy-in. Tapos, kahit matalo yung isang buy-in, okay lang, hindi mo yun mararamdaman kasi meron kang 100 buy-ins eh. Di ba? Mm. Eh, karamihan sa mga poker players ngayon, ang capital nila is 3 buy-in lang. Minsan, 2 buy-in lang. Minsan, 1 buy-in lang talaga. Like, 500 ika-cash in, iupo lahat yun sa mesa. So, ibig sabihin, 1 bad beat lang sa'yo, ubos na yun. Saka pressure ka rin mang bluff ganyan eh. Bluff na all-in sa river. Kasi meron din akong larong ganyan eh. Pag alam ko may hina. So, walang pressure pag malaking bankroll mo kung makol man. Diba? Oh. Kung alam mong tight yung player, parang hindi ka maka-move ng all-in na bluff sa pag-limit yung bankroll mo. Kung last money mo na yan, syempre ayaw mo na yung bluff. Ma-force kang mag-legit lang. Higing passive ka. Matakot ka nang mag-call minsan kahit na minsan kahit tingin mo nagbabluff yung kalaban, hindi mo ma-call kasi kapag natalo yan, wala ka nang panlaro mamaya. Sige, yun lang siguro muna ngayon. Marami na rin tayo napag-usapan na magandang topic. Ang napansin ko talaga kapag ganito yung i-upload ko, I'm sure mas konti yung manonood. Pero tingin ko ito yung mas makakatulong eh. Yung nanonood, serious na gusto mag-improve. Mas makakatulong yung ganitong klaseng upload kaysa yung manood ka lang ng games? Gabi mo na lang, boss. Lagyan mo na yung games mo. Ilagay mo. Ganun. Actually, mas gusto ko hindi na ako mag-upload ng games eh. Alam mo ba, naging mas winning ako ngayon? Kasi hindi na ako nag-upload ng games. Nahirapan na silang basahin ako compared sa dati na araw-araw ako nag-upload ng games ko. Mahirap ako manalo kasi yung mga kalaban ko sa club nanonood din. Kasi kailangan mo din ba, yung pangit pag-puro fold kayo, wala nang sabahin mo, edit pa sa'yo, di, walang manonood po, panay-fold ka. Mm-mm, sabagay. Sige. Ano, mag-usap lang tayo ulit. Sige, boss. Thank you. Thank you.